hindi yung kalaban mo lang yung pamilya. Kala, ang ano mo, you oppose, no? Yung the real sense of the word, you oppose certain issues, no? Policies of the government for you to be able to be called a legitimate opposition. So yung ibig sabihin ba nito, Sec, ito ba yung legitimate opposition, not the opposition that the Dutertes are claiming to be? Yes, tama yan, Michael, no? Dahil may mga nagpapanggap na opposition eh. No, hindi ibig sabihin opposition ka na dahil natanggal yung daan-daang milyon na intelligence at saka confidential fund mo, no? Hindi ibig sabihin na opposition ka na. Tapos hindi ka opposition kung bigla ka naging born again, pro-democracy, pro-human rights, anti-extrajudicial killings, no? At saka pro-supranational. No, hindi ibig sabihin na ikaw ay opposition na. Halimbawa, yung dating Senate President Zubiri, dahil natanggal siya sa posisyon, eh pinaglalaruan niya na baka pwede na siya sumama sa minority, sa opposition. Hindi ibig sabihin na opposition ka na dahil natanggal ka as Senate President. Dapat dyan may prinsipyo. Dapat dyan may platforma. Dapat dyan may ideology. Dapat dyan may vision. No, dapat 'yun ang ibig sabihin ng tunay na opposition. Hindi dahil natanggal ka lang o hindi lamang dahil natanggal yung iyong intelligence funds in their millions, ikaw ay opposition na, 'di ba? Kaya 'yun yung ginagawa ngayon. Hindi dahil sa bumaklas ka na sa unity, 'di ba? Yan si Senator Risa and yung ginagawa ngayon ni Senator Risa, ni Laila De Lima, sana lang ay samahan sila ni ex-Vice President Lenny Robredo. Hindi pa huli ang lahat. Sana ngayon gawin nila yan, no? Tulong na rin sa kanilang kandidato sa midterm. Yan ang tanong ko, Seke. Kasi sabi mo, from the time you talked about this, in short pala, naskupan tayo ni Sec Ronald. Sabi niya, June 20. Yun pa yun. 20, naalala ko. Naalala ko, diniscuss natin dito yung sinabi ni Sec yan. So, from that time, hindi nga masyadong na-push din ni former VP Lenny. Do you think it's too late? It's not too late for Senator Risa to harness the kakamping power, kumbaga. Sana hindi pa too late dahil hindi naman pupunta yon doon sa peking opposition ng mga Duterte. Diba? Hindi naman pupunta yun doon eh. So naghihintay lang yon ng leadership. Naghihintay lang yon ng abiso. Naghihintay lang yon ng pasasalamat sa kanilang pagsuporta noong nakaraang eleksyon sa 2022. Tingin ko hindi pa naman huli. Pero gawin mo na kaagad dahil 2 taon na nakakalipas eh. Diba? 2 taon eh. No, kaya tingin ko ay pwede pa yung i-harness. Pero sana pagtulungan nila at pinakamalaking tulong diyan si Lenny Robredo. Dahil siya yung ibinoto eh. Siya yung ikinampanya eh. Siya yung bandera na ibinagayway eh. Binigay mo yung bandera pero hindi ka nakita eh. So maganda kasi na pagwagayway yung bandera. Iabot mo talaga. Dapat nandun na yung nagbigay ng bandera. No, para pero hindi naman totally nawala, Sec, no? Ang banggit din ni Secretary ni former Secretary former Senator Laila De Lima, spokesperson ngayon ng LPA. Ay, sabi niya, contemplating pa rin naman daw si former Vice President Lenny Robredo to run as senator or mayor. Yan. So, hindi pa rin totally mawawala. So, malamang nasa sirkulo siya ng politika rin at baka doon niya ipasa sa isa sa mga sorties or campaigns, Sec. Gawin na niya, dahil alam naman niya, katulad ng ginawa niya noong 2022, masyadong late yung kanyang pagsabi na siya ay tatakbo. Di ba? Habang yung mga kalaban niya, naghahanda na lang ilang taon, siya nag-decision lang during the filing of candidacy. No? Imagine mo kung nagpasya siya 6 months earlier. So yung kanyang momentum during the campaign, baka mas malaki pagdating ng eleksyon. 100% sure ako. No? Na mas malaki. Kaya ngayon, dapat siya, katulad nga ng ginagawa ni Bam, ni Kiko, ni Shell Jokno, naglilibot na sila. Kumbaga kilala na sila, natatakbo. Sana gawin na rin ni Lenny yan kung siya ay magpapasya na maging senatorial candidate. No? Tapos si Risa, na hindi kandidato, pwede siya mag full-time as campaign manager, as leader, together with Laila De Lima, na naging icon ng oposisyon. So sila na yung magbandera. Pero sana, kasama nila sa paghawak ng bandera, yung dating kandidato, si Lenny Robredo. Diba? Dahil yung mga iba kasi, sumuporta because of Lenny. So pag hindi nakita si Lenny, baka magdalawang isip. Diba? Kaya kung nandun si Lenny, nandun si Laila, nandun si Risa, etc., mas compelling, mas defining yung magiging kampanya at yung pagpasa ng baton ng oposisyon. Para walang pag-use.
Sek, so, mas malakas din. Walang sarkasam. Walang kasam-kasam. Hindi sila makukulit. Hindi katulad sa Pakikis ko. Ang dami na guguluhan. Dahil yung mga iniimitahan kasi rito, sarcastic. No? Yeah, sarcastic eh. Hindi, Sek, isa pa nakikita ko, no? Di rin lingid sa atin na nung panahon din ni Duterte, eh si Senator Risa rin lang ang nakalusot. Ibig sabihin, may sarili siyang mass base. Di ba? Kasi siya lang ang nakalusot eh. Diba? Ibig sabihin, at patuloy siyang bumangat. Patuloy siyang bumangat. Kahit high-tech AK. Kung maalala nyo, siya yung kumupkop doon sa mga witnesses sa pagpatay kay Kian De Los Santos. Tapos kinasuhan siya ng kidnapping. Mga ugok, di ba? Kinasuhan ng kidnapping si Senator Risa dahil kinupkop niya, tinago niya yung mga witnesses doon sa pagpatay kay Kian De Los Santos. Ni-raid pa yung parokya ni Bishop Ambo David. Nasa ngayon ay presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sila yung magkasama nun eh. Si Bishop Ambo David para si Risa Ontiveros. Diyos ko po naman. Kami ni Michael, pwede kami magmukhang kidnapper. Dahil kita naman sa mukha namin. Si Risa, kidnapper. Kidnapper. Oh, diba? Sino yung mga nagkaso sa kanya? Eh, ilantad din natin, iukit din natin sa isang rebulto. No? Yung mga yan, yung mga nagtawanan doon sa alleged sex tape ni Laila De Lima sa Kongreso, ilantad din sa rebulto. No? Yung mga ubot na yan, yung mga walang hiya na yan, di ba? So, yan yung, ibig sabihin, sa panahon na libo-libo yung pinapatay, yung mga tipo ni Bishop Ambo David, no? Yung tipo ni Senator Risa Ontiveros, yan yung hindi natakot. Yan yung tumayo. Hindi yung mga congressman na sinisisi yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK. Sinisisi last month, di ba? Doon ako mapunta eh. Sila lumantad. Sinisisi yung mga abogado, ang tatapang naman nila. Ito yung mga tunay na matatapang. Si Bishop Ambo David at saka si Senator Risa Ontiveros. Kaya yung irony, Sek, na binabanggit mo, yung isang kongresista nagsabi niyan, bakit hindi lumantad? Ba't ngayon lang? Pero dati nga, di ba, kailangan pa silang proteksyonan ni Bishop Ambo David, ni Senator Risa Ontiveros. Dahil nga, ang hirap lumantad nung mga panahon na yon, dahil nga malakas ang kapangyarihan ng pumoprotekta o umano dito sa mga EJKs na ito. Tama ba, Sek? Tama eh. Hindi naman tinago ng gobyerno ron. Di ba? Ito ay Operation Tokhang. Ito ay Operation Double Barrel. At mismo sa accomplishment report ng gobyerno ni Digong noong September 2017, inamin nila sa accomplishment report na 20,000 mahigit na ang patay. Sa kanila na mismo report, ha? Accomplishment report. It is an accomplishment, Ina. Sabihin, proud sila doon. Proud sila doon. 4,000 sa legitimate police operation. Legitimate siya, ha? Na yung barrel nung mga pinatay, no, ay naglakad papunta sa mga ibang pinatay, no? No? Ganun. Ganun yung pinatunayan nila Pulitzer Prize Awardee Manny Mugato. Yan. Yan. Sige, ako ni accomplishment report siya na inuulit ko. Accomplishment report na ginamit mismo something to be proud of. May hulaanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.